Diyos pa rin naaga po, sir. Ako po si Jessamine Tagahan, halik po sa Partida State University. Then, ako din po si Mika Marisi Pares, then halik din po sa Partida State University. Okay, so good morning then. I'm Manuel Bumbase, present po IC, Officer in Charge of Bumbarajo Naga, Acting Station Manager of Bia Naga. Okay, so good morning. Good morning, sir. So, mga kaputan niyo po, sir. Hindi po, tinod na kapot. Pwede mo po ba sa mong istoryahan kung ano po ang history ng Bumbarajo? Kasi po ang mga founder and co-founder ng Bumbarajo. Okay, so Bumbarajo started in 1966. So, it's been 56 years running kain Bumbarajo. Bumbarajo started in Iloilo City with our founder, which is Marcelino Florete, the father of now the chairman of Bumbarajo Philippines, the Florete Group of Companies, Dr. Rogelio Florete Sr. And from that time, syempre, nag-start na si pag-boom ng Bumbarajo. So, may mga ups and downs, still na-pursue ng Bumbarajo na be one of the biggest radio network in the Philippines. And ano yung operational structure ng okay. Bumbarajo, we are as a network, big network, radio network. We operated hindi naman 24 hours ang Bumbarajo. So we start 4 a.m. in the morning and we sign off 9 to 10. O'clock in the evening. Okay, so the structure of Bumbarajo, we have the four departments: the admin department, which is started from me, syempre. Then the technical department, which is the nag-operate mismo kang ng technical aspects, and then the newsroom or mismo the backbone, the very backbone of Bumbarajo station, no? Though the ipaman talaga official news director, acting, ang pinaka role ko is itong i-monitor ang sa news production, sa newsroom, and yeah, ilinsinda kung ano itong mga kaipuhan kapag may mga demand, hali sa mga boss, hali sa mga taas concerning the newsroom department. So, obligation po ang i-relay ito sa INDA. And ano man ang maging pagkukulang ng news department, ang pirming balik sa aking news director. So, maski bako mo siyang kasalan, bako kong kasalan or anything, ako ang magkakasalan. Yeah. Pero, ngunyan kaya, ang pirmi dyan na din, si manager. So, same din, araw din ka to ang nangyayari pag sa bilog na production may pagkukulang, pagkukulay na a-apply, may mga implementations na the tools na susunod. So, iyo ang nagiging din. Which is, ngunyan, dahulog ni demand, halos sa misadiri. Kasi, direct po sila from time to time, nagpapa-zoom interviews si may sadiri. Kaya, Zoom meeting rather. Kaya, pag may mga araw kaya, yan, direkta ang instruction halik sa area sa mga Bumbarajo decisions. Masasabi mo po ba, ma'am, na nakulaan ang responsibility kapag sa mga internet? Yeah. Oo, kasi, pag sabi nga ni, ang pinimitig sa sabi nga, pag nga yung newsroom department, kung ngayon news writers, pilay ang production. Kasi sisiyangan yung kareta ng mga gagawin na mga bigabato ng mga information ng mga reporters. Sisiyangan ma-transcribe ba itong mga interviews. So, sarap siya sa dahulang
nakulong ka ba? Sabi nga ni ikaw mga dati mga taga-Bongbos, dati din ni Miss Director, ang newsroom is siya ang heart ng Bongborado. Ang newsroom department, siya ang heart ng Bongborado. Kasi pa may newsroom, may mga creating bareta, di ba? So, maliba na lang kung all around. So, yun. So, nahahati lang yan sa apat. Si pang-apat, yung di reportorial. Eh, kabalo na si Anchor, Anchor's department. Kabalo na yan doon kasi from reporter to Anchor lang naman. Ano po yung function mo bilang sa mga function? Miss Writer kasi ako, di syempre, kamundi ang anumi sa mga libuhan news. And lalo na sa mga news na pinalaog sa mga sabi ng reporter, matry, transcribe kami, lalo na kung iwan na yung mga news na interview. So, tapos na mga tiglalaog na reporter sa mga reporter, kami ang nagigibo ni news. And then, ayan na din ang tiglalaog niya sa newscast. Every 4 p.m. and then 6 a.m. yun yung mga tiga-aral. And then, ano pa ba? Kami din sa newsroom, nagsasalo din kami ng program. Lalo na kapag may mga day off sa ano, reporter, nagsasalo kami ng program. And dun yan, ang ano ko is newscast and then second edition, yun ang program ko. Depende din naman kasi, nag-change kami schedule every month. So, ma-depende din ang ano ni ang kakapotan na programa sa sabi ni Manila schedule. That's the four departments of UMA. Bilang sa room station manager, sir, ano po ang pinaka-role mo sa report sa radio station? Okay. Firstly, administration, pag-implement ng mga rules and regulation, then upper up, the higher ups, to manage the station, alos ako, nakatoka yan. So, kumbaga, embodiment ng buong Radyonaga, I'm the face of it, diba? Pero, syempre, as full, we are all the faces of Bongo Radyo Naga, every personnel at it is Bongo Radyo Naga. So, face lang ako pag sa management, di ba? So, pag sinabi Bongo Radyo Naga, si Bongo Eman Gabo yan. O di, kung may mga, may mga lapses, still, sa kuya yan mabagsak. So, that's the responsibility of manager. I'm 2 years old manager as of now. So, year na nag-adapt ako, learning stage pa, pero still, much learned, no? 5 years na rin ako sa Bongo, 2 years as manager, and then sa roles pa, nagkulang is every sala sa station, sakot mo. No? So, dapat makontrol ko ito. Sabi nga na dyan, mamanage ko ito, mapatama ko ang laon ng sala, and then, syempre, to monitor them. Binigay ang trabaho nila, binigay mo si mga responsibilities, the duties, yan ang pinihinggan as a station manager. And syempre, we have the other aspects, which is the local sales. Bongo Radyo Naga, though a big network, we have siyempre, the yearly quotas. Ayan. Kasi, kung siguro sa ibang mga stations, maybe, as sa mga solo pa lang na station, ano nagbubuhay sa kada station, sa kada both TV and radio, di ba? So, araman nyo is, siyempre, the commercials. So, saro yan sa mga pinututukan na ito, the local sales, sa pagbibenta ng radio ads, yan ang mga saro sa mga tinututupan ta as the station of Bongo Radyo Naga. As an acting manager po, ano po ba yung mga struggles and challenges na kinakaharap mo and at the same time po, yung radio stations? Okay. Kadalasan, ang mga pinagkakampang problema, kapag po ko talaga sa station manager, maybe isa ko sa mga struggles ko is kulang ang tao. The personnel itself. Kasi dito lang mga ganaan sa station, pag ikaw fulfilled si plantilla mo, si
demand power, they magana. So, you need people. Syempre, kahalagahan mo. Pero yan sa mga dapat tinuto ang account manager. And, oh, yes, bumurado is a pressure station. Talaga dapat may product ka na may offer to the management and to the people. Except the listeners, the public. So, yan. Sarap yan sa struggles me. Akan pag-ano, pag-start ko. And in sales, struggles din. Siyempre, sa new manager, you build your connection. In a further, kasi pag reporter, though I started reporter here in Radyo Naga, pero pag tumuling another position, eh, another responsibilities. So, as per local sales is concerned, eh, recon kong mag-level up to build more connections para makasale. So, struggle ko rin ng sales that time. Kasi talagang, sabi nga ni John, nagpapabisto si Bomboema, di ba? Kasi though si mga predecessor kong mother-visitado na and maraming dahula man sinakukot na nanda, pero ako siyempre as baguhan, recon ko man to level up. So, yan, the number two. And maybe struggles me din, syempre, si pressure nga na environment. Kasi talaga hindi, pag sabi nga ni John, ipuan mo magsunod sa management. So, kung anong hinahari ng management, itatao mo. So, maybe the struggles as of now, though, harus tayong maliliwanagan, our junior employees, starting up pa lang, syempre yun, struggle din yan. Kasi, syempre, ipuan mo i-monitor kung sino para. Kasi, para makakuha yung magayon na pareta, as a radio network, kikuhan mong makapasa ni Barreta sa National, diba? So yan ang mga the three struggles maybe kahit yung pagtuko ko and as a station manager siya. Kasi po ko sir, base po sa pagkikiulay ni Dennis Kim, nasambitan niya po na kulang na po talaga ng tao at leader. So, sa mga tao kung gusto mag-apply sa Bombo Radio, yes, ano pong qualifications ang ilahanap leader? Yes, the qualification itself, we have, as the four departments is concerned, firstly, the administrative department. Sa admin kasi, we have, kasali, kabali na dyan ng driver, the admin, the two admins, though one pa lang admin eh. We are still hiring on that, ano? Two admins, and then the assistant station manager, which is wala ako as of now. Yun pa. And then ako. So that's the admin department. So we have one na hula, diba? So for admin position or qualifications, maybe, to plug na din sa yung interview now, lalo na, I know, I am from PSU rin, Martin Luther State University, may alma mater, ano. Pero yun nga, sabi nga ni John, kadaklan hindi sa Bombo Radio is from Martin Luther State University. And saro lang sa naano ko lang sa issues, totoo ang iba, no, ang iba, ano, tatao from that, from our university, kung talaga tatao mag-stay, may forever. Kaya, diba? So, bihira ako na tanggalin yung tao from PSU. So, yun, talagang pangano yan din. And, for the admin qualification kasi, is dapat syempre, kung for example, admin na kulang may. Now, eh, admin to bookkeeper. At siya. So, ang qualification niya is financial management of works. And then, syempre, the personality, positive personality dapat, always, miskin na nasa pressure the environment. And then, totoo siya mag-save. Sales talk, ha? Sales talk, ay pa lang siya na. And then, totoo mag-filing. Yan. So much more, ano, well, ano naman, willing to be trained. Ang hinahanap ni Manipi. Kasi, nagtutukod kaya ang isa kasabihan na we don't need experience people na makibahan ni Manipi. Kung yung kaso man lang Sinda, ang mismong
magiging boss kang minsan nagkakatalian ng tao kasi may pag-ibo. Kasi syempre, pag experience ka na, may ano ka na, may knowledge ka na. So pwede mong abot kayo yung baga ito, yung mga implementation na, which is the implementation itself, kung as nasa mumbo ka, kahit kung sundon. Pag hindi ka magsuhay naman, mag-arap ka. So, yun lang. Maybe yun. We need to be trained. And okay lang. Fresh graduate or experience. But, we need to be trained on our own management. Siyempre. Then next, the reportorial or rather the production. Production is made of the reportorial, the anchor, and then the newsroom department, the news writers. Others. So, sa production, we have empty or vacancy from the newsroom. We have one news writer vacancy, and then the reportorial. Kunan ko sa newsroom, ang needed mo dyan is totoo magsulat ng balita. Totoo, sabi nga dyan, is paano itong aram na ang buon kan barata. Siyempre, pag as communication students, inagyan tama niya. So, the inverted triangle. Diba? The inverted triangle sa pag-ibo kan barata. From the biggest lead, siyempre, ang lead mo is magiging dapat ang paka-create mo yan. So, kumbaga, inot pa lang ito. Ibigahanin na ako. Ano, o kumbaga ma-attract na, magpapabasa kang barenta ng doon sa wrong listener or viewer. Yun, so saro yan sa mga dapat criteria sa pag mga news writers. Kumbaga, don't go probado. Daw, fresh graduate, iwa ka mong aram sa pagsurat. And then, syempre, the basic naman lang, the spellings. The spellings, syempre, the intonation, kung sa'yo may bubuntak si, ano mo, yan ang saro sa mga criteria. Though, syempre, mas willing to be trained, willing naman kami na mag-train mismo. Diba? So, miski na medyo talagang sisakitan pa man, pero nahihilingan mo yung potential, maybe. Diba? So, same lang, willing to be trained. Ayan ang pinaka-qualification mo. And syempre, graduate of communication. Preferably, lang. Kasi pag, sabi nga niyan, pag iba kasi ibang pagbangong course na communication, medyo pasakitan. Pero still, kung kaya mag-manage, kaya niyang libuan ng responsibility ka news writer, then, be, happy to accept him or her. So, next, the reporters, yun lang, sa news writer, the qualifications, kaya, dapat communication, we accept call sign kasi ano na rin yan eh, actually papuntang law. And as we are talking about law, communication also diverges to that the aspect of law. Kasi yan talaga actually pinag-aadalan yan. Kasi may kami pwede magkapot yung sarong issue without knowing the law itself. Diba? So for example, kung ano man si halimbawa, may na-accidente, for example, tapos pag tinakip mo yan, di dapat aramik si Jokaya, di ba? So next, dumanakit sa reporters. Sa reporters naman, kasi sabi ko nga, may tuloy yan halos production eh. Though ang reporters din lang, magkaibahan sa sarap production lang. So, our department or other. Ang reporters naman, dapat walang hiya. Yan ang sarok sa mga dapat qualification may, or rather qualification may sa Bumuradyo Naga, dapat walang hiya. Kasi pag may sukog ka, masakit ka makahanap as reporter kahit kung anong maghanap bareta. Diba? So, as naghahanap ka ng bareta, ito masukog. Kung ano kayo kung anong haputon, haputon mo. May iso. The courage, the bravery, dapat mo kayaan. No shy type personnel dapat hindi. Bawal din yan yung shy type. As to be frank, kay Juan May, ito talagang sabi nga niya, may pleasing personality rin. Kasi possibility from reporter to anchor, yun, ganun yung nangyayari. Kasi syempre din, huwag itang replantilla o reporter, four, apat na reporter, then apat na anchor.
So sa anchor naman, as per anchor concern, halos kasi parehas yan eh. From reportorial ka lang, tapon mo na, yun na nga eh, tatawa mag-gather ng baleta, tatawa ka mag-discuss ng baleta. Yan dapat ang de-qualification of reporter. Pero syempre, sabi ko nga eh, as manaw dito sa Bongo Radio, eh, kahit paano mo lang na ika, communication, or may affiliation ka, maybe sa broadcasting. So, syempre, mga broadcasting is journalism, ano pang mga courses, narugyan, kaya. So, yun lang, maybe sa reportorial. And pag move to anchor, halos ang kulang is gawang reporter as of now. So, anchor, we have, ano naman, halos na-move na sila upon sa anchor. So, ang anchor naman, ang qualification lang, napopromote na lang yun. From reportorial or from reporter to anchor, mapopromote na lang. So, pag na-promote din siya, ang qualification naman sa anchor is you can discuss effectively any issues na itatakil. So, syempre, the positive, the negative issues or opportunity sa mga government offices. Dapat, sabi nga dyan, para di ka makasuan. I mean, sa communications, lalo sa radio na, sa mga radio or TV network, is ang pinaka kalaban ka dyan is the live end. Both the cyber or the natural libel case na pwede itaklan sa kuya. Ano? Kasi kung ika mismo as a reporter or anchor, nag-issue ka or nag-takal ka sa issue na without knowing or without further evidence, pwede kang makasuhan. Kasi libelous ang sinasabi mo. Diba? So, every anchor knows that. Kasi, yan ang pwedeng makasuhan sa inyo. Pwedeng makasusekyo. So, yun lang ang medyo hindi negative part pag as a anchor in Bongo Radio. Pero, syempre, Bongo Radio as a big network can give you help. Syempre, we have legal remedy. Syempre, si sa tuyang si lawyer man ang Bongo Radio, diba? So, we can give you that. Pero dapat, pag nagtakal ka ng issue, dapat pabor sa imo na ika, dawas na kasuwang ng libel, dapat tama mag-iralay nasa tama ka. Diba? So, yan. So, yan ang sa anchor naman. And then, sa technical department, electronics. Para sa ang inaaral ng electronics, IT. As of now, we accepted electrician. Electrician, halos ang pinagano ko yan, kuryente. Diba? Pero we accept it kasi sabi niya dyan, higwa ka man talagang potential na to operate. Ano? Lalo na, ang nagpapagana pala sa radio or radio station is transmitter. Pag mayo ka mo kayan, anabawa sa Facebook lang ka mo, then you're online radio. Hindi kayo radio. Radio, ano, kung anong format man ito, masabi ng radio ka mo, and wala kang transmitter, that's online radio. Pero kung may transmitter ka mo, you're a radio network. Okay? So, yun lang pinaka-identity ng sarong radio station. The transmitter. Okay? So, yun. So, then the tower. Siyempre, yan ang bubuhay sa, ano, Bongo Radio is an AM format, AM frequency, ano, you can do, ano to lang kung sa partido is still, ano pa rin, may minaabot. Do minaabot kami dyan, for, ano lang, party, pero still, all over Camarines Sur, and in Quezon, kam Norte, daong kami dyan. Ganyan ka hiwas. Ano kang ano. Pero, partido area, medyo, kasi nakapag monitor man ako dyan, magyaan ako dyan, kasi nag-uwi man gaya ako sa kuyang, hometown, parang medyo kulang. Parang,
may meron kami static, pero still bang brado yan. Yun. So, yun lang. Medyo pag sa technical, operational siya sa mga sa transmitter, the commercials, the syempre, the mic, the gadgets, tapos na mga anong sa area. So, syempre, the qualification mga giraray, okay lang pag fresh graduates, sabi mo nga sa inyo, sa fresh graduates, but they need to be trained. Ang pinakaano ng umiligbi is, well, huwag lang matigas ulo. Yun lang. Okay lang naman sa amin. Siyempre kung ano rin, so, may kanyang oras yung ugali, pero hindi. Hindi mo na yan. Pag yung madaling may, inside mo lang mo na yan. Kasi sabi nga ni John, trabaho ko na hindi. Pag igluwas ka, okay. Kung yan ang ugali ko mo. Okay? So, yun. That's the qualification lang for the Last question, sir. Okay. Sa laong, sabi mo nga, sir, mag 2 years ka na, sir, bilang station manager. Mm-hmm. Masasabi mo po ba parang kumusta po si naging experience mo? Mm-hmm. Magayon po ba or naging mas magabat talaga sa responsibility? Though sa responsibility, given na magabat, kasi kumbaga, sabi ko nga sa inyo, I'm the face of Bumbarajo Naga to the management. Yes, sir. Diba? So, every mali or lapses of Bumbarajo Naga from the personnel, from every department, ako, ang mukha niyan. So, papagalitan. Still part yan, kang sabi nga ni kang station, the reprimanding, makaka-reprimand ka kung may sala ka. Pero still, we manage Bumbarajo Naga to the police. Halos ang kalaban ni is Kapwa Station, Bumbarajo Station. Kami-kami ano po competent siya. So, yun ang standard ng Bumbarajo. Wala kami ibang kalaban, kundi Bumbarajo itself lang. So, manlaba, for example, we have Bumbarajo Philippines have 31 stations actually. Tunayin mo nito dyan sa ano sa mapa. As of now, we have 24 running stations. With the FM, our FM is the Star FM. May radio station. Sabi mo kasi, big network si Bumbarajo. Though, the flagship station is Bumbarajo. But we have other stations na like the Star FM. Yung counterpart ng Bumbarajo ay FM frequency. Okay? So, yun. Though sa, ano ko man, sa struggles ko as a station manager, yun, partly talaga ikaw yung mapapagalitan. And maybe may mga nagkawaral kasi ako talaga akong trained as station manager. Na-train na ako. By experience. Sabi ko nga, by experience, we learn. So, experience ko ng 1 year. Yun. Aros, everyday, our good chairman pala is police monitoring us. Yun ang ngayon nandun sa Bongo. Though sa ibang mga station, they ang inibibo. Kasi, moments pag ano sa ibang station, parang mga pinakabayaan sila kung paano hindi manage. Pero Bumbarajo Philippines, Bumbarajo Naga, as under the flagship of Bumbarajo Philippines, we are always have a meeting every day to monitor us, the station manager. And syempre, we as the station manager, to monitor our personnel. Kasi mukhang man sa pagano, though maybe, baka, may na-risa man nga, kung nag-visit ka mo sa mga radio station, maybe, minsan mayo dyan ang station. Madyan ang ano. Magkaraming lang siya. So, yun lang pala kaya pa kaya. So, grabe ang pag, taong, pero sa, the weaponry kagaling sa mong stasyon is the advices, the monitoring of the good chairman itself, Dr. Ovento Florete Simulo. So, yun lang. So, maybe the struggles from the start, pero kung as of now, pagdikit-dikit, nalalampasan na niya. Napapag-alalan din. So, mali nito. Pag kamo mismo, the communication, mga communication kamo, di ba? So, mali nito, mga ibigan nito, o magustuhan na nito, mag-trabaho nito,
sabi ko nga ni Prangkahan, pressured environment ang station, sarong ang radio station. Na maybe may iba, pero still, kung papasok ka mo, kumalog ka mo, kung gusto mong entertainment lang, FM. Di, sabi nga ni Chan, tug-tug-tug-tug-tug lang. Or di EM, na ganito. Mga reporting tayo, reports, ang programa ka. Okay? Thank you, sir. Thank you. Salamat po sa inyo. Basta Radio Bombo!